for today. Nandito na tayo sa Asan Tumang? Kawayanon. Yun, Kawayanon. So as you can see, napakaganda na lugar talaga dito sa Pilipinas. And of course, may another message natin po sa kanyang fan, kanyang birthday para message niya for everybody. So, Paul. Tanghali po sa inyong lahat. Ako po si retired Fire Superintendent Lindri Escobedo Aclao. Andito tayo ngayon sa Kawayanon, Manolo Pontes, Bukidnon. Sa gilid ko, makita natin ang napakagandang Del Monte Golf Course. Ito yung pinakamagandang tanawin dito sa aming bayan sa Manolo Pontes. So, sa umagang ito, ako po ay natutuwa na sa araw ito, ako ay nagdiriwang sa aking ika-60 kaarawan. Ito ang unang araw na ako ay nagiging miyembro ng mga senior citizen. So, kahit senior citizen ako, nais ko lang pong ipaalam na makahulugan sa akin ang araw na ito. Kasi ayon dito sa Junior Archimedes na magazine, ka-birthday ko pala itong tanyag na matematiko sa buong mundo. Itong si Johan Bernoulli. Tingnan ninyo, isinilang siya noong ika-27 ng Hulyo, 1667 sa Basel, Switzerland. At na ako'y natutuwa na magkaparihan pala kami ng birthday. Kaya nga, itong si Johan Bernoulli ay tatlo itos lang magkakapatid na mayroong naiambag sa larangan ng physics at saka mathematics. So, si Jacob Bernoulli, si Johan Bernoulli, at saka yung anak siguro niya na si Daniel Bernoulli. Kaya nga, sa aking profession bilang isang mechanical engineer at saka retired na bumbero, nagagamit ko po yung Bernoulli's equation sa aking pagtuturo sa mga bumbero na nag-a-undergo ng 40 hours. Natuturo ko kung paano yung idisenyo yung automatic fire sprinkler system gamit yung hydraulic calculation. At itong Bernoulli's equation ay isa sa pinaka mainam gamitin na formula upang makompute mo kung ano ang kinakailangan mong horsepower sa iyong fire pump at saka jockey pump, ano yung mga sizes ng tubong na nagagamitin para sa iyong automatic sprinkler system. Modesty aside po, ako yung unang natuturo sa Bureau of Fire Protection Region 10 regarding the calculation of automatic fire sprinkler system in terms of hydraulics. Because a Bernoulli's equation is expressed in terms of head, which is in meters or in feet, or in terms of pressure, which is in pounds per square inch or kilopascal. So, ganun yun ang magagamit ng ito ay talaga maraming gamit na formula. Kaya nga, I try to familiarize and master the use of Bernoulli equation because I am a licensed mechanical engineer by profession. Kahit nga, hindi ko pa yung grado ko, noong high school ako, noong kolehiyo ako, pero sa ngayon, wala na yon. Lahat ay akin ng, ano tawag dito, I was able to recover from all my failures
as well as those backlogs during the time when I was a student. Today, I'm no longer like that. So today, I can teach even in the review center in mechanical engineering. And I can write both left and right. That is really my ambition to become a review instructor. But sad to note, it was not granted. So I become a lecturer in the Bureau of Fire Protection. And it is one of my passion to teach mathematics, physics, and other research subjects, which include calculations. So I am very happy that upon knowing that Johan Bernoulli has the same birthday with me. So not only that, I'm also happy that I am also happy to present some of my most favorite people, which I put as model in my life. So if you try to look at here, when I was still a young officer, this is my most favorite actor in Hollywood, who outshines all past and present young male actors, actor Warren Beatty. So this is my most favorite actor. And if you try to look at here, actor Warren Beatty is the most handsome man in the world. And not only that, this is actually how he looks like, and this is the best look of a man that I admired most, because I really admire his looks. He is actually devastatingly handsome during his younger years, and there are many women who fall in love to him, being casted by his spell. So all in all, if we try to total celebrities in Hollywood, numbered about more than 80. And also, one of my most favorite NBA player, aside from Larry Bird, is Christopher Paul Mullin, known as Chris Mullin of the Golden State Warriors. He is one of the leading scorers during the early 90s, together with known basketball players Michael Jordan. So this is how Chris Mullin looks like during his early days in Golden State Warriors when he was still a rookie. That was year 1985. And this is the jersey number that I'm using every now and then when I'm going to wear my jersey, number 17. Because I really admire Chris Mullin. And what I did, I also get some techniques and moves coming from Michael Jordan, combined with Chris Mullin, Larry Bird, Clyde Drexler, and Grant Hill. Because if you try to combine all these moves, it is really effective. Only the speed and the quickness, probably I cannot duplicate, or even the stamina, because they are really well trained and their diet is different from Filipino diet. So I can't duplicate the way how they move, the way how they shoot, because I'm ambidextrous shooter. And I'm using both my left and right hand in ball handling, as well as in shooting, layup, and everything. From combing my hair, brushing my teeth, eating, carrying weights on my shoulder, everything. I use equally my right and left portion of my body. I use it equally so that I will be able to distribute the intensity, and I will not be feeling too exhausted pagdating na ng hapon, kasi nababalansi ko yung tinatawag nating paggamit ng ating katawan mula ulo hanggang paa, kaliwat kanan ang ginagamit ko, mga kaibigan ko. Sa ngayon, ako ngayon natutuwa kasi sumapit na ako sa aking ika-anim na pong kaarawan. So sa araw na ito, nais ko lang pong ipapayo sa ating mga kaibigan na kung gusto nating magkaroon tayo ng mataas na buhay, unang-una sa lahat, tayo ay manalig sa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon araw-araw. Hindi sa umaga, tayo ay nagdarasal sa Panginoon. Nagninilay-nilay sa kanyang salita. Nagdarasal bago natin gawin ang ating mga gawain. Lahat na ating gawain ay ipaalam natin sa Panginoon. Tapos, bago tayo maturo sa gabi, makipag-usap tayo sa Panginoon.
magbigay tayo ng ano tawag dito, magtumingi tayo ng kapatawaran sa lahat at nagagawa tayo araw. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kunin ng Panginoon. Ako nagpapasalamat, nakaabot ako ng ganitong edad, nakapagretiro ako sa serbisyo. Ginawa ko lang yung what I call honesty and diligence. So, I just adhere and linger to the principle of honesty, diligence, and hard work despite of many oppositions, because there are only a few people who will like you, but mostly others hate you. So, I try to what we call to sustain that I will be able to persevere until the finishing line. So, salamat ako sa Panginoon na ngayon tinatamasa ko na yung mga paghihirap ko noong araw. Sa akin nga, gusto ko makukuha lahat ng bagay sa malinis na paraan. Hindi ko gusto makukuha sa yung makukuha natin sa magaan o madali lang na paraan. Gusto ko paghihirapan ko yun. Panginoon lang ang tanging kaagapay ko, yung tinatawag kong backer. Hindi na ako humihingi ng backup sa Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi nanunumbat kahit tayo nagkasala. Pero yung ibang tao pag tumulong sa atin, sakaling na ano yan, na anong tawag dito, magkalatuan yung relasyon natin o may nagawa tayong hindi maganda sa kanila, doon tayo ano, doon na tayo susumbatan sana itulong Diyos sa atin. Pero ang Panginoon hindi. Kaya nga, ano po, lahat ng gawin natin ay isagbunin natin sa Panginoon. Panginoon ang gumagabay sa atin. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na nakaabot ako sa ganitong edad. At gusto ko lang na yung mga kabataan natin, tayo manalig sa Panginoon. Gawin lang natin yung tama. Kahit marami ang ayaw, marami ang talagang hindi gusto, gawin lang natin kung ano yung tama. Hindi nangahulugan na ako'y gumagawa ng tama ay mas magaling ako sa iba. Ginagawa ko lang yon kasi kinakailangan yung trabaho ko. Higit sa lahat, natutuwa ang Panginoon pag ginagawa tayo ng tama. At saka, yung tinatamasa nating ano, mga grasya mula sa Panginoon, hindi tayo mahihiya na gumagamit doon. Hindi tayo nakukonsensya. Ako nga hindi ako nakukonsensya. Yung rank ko kung binibitbit ko sa balikat ko, hindi ako nakukonsensya kasi nakuha ko yan sa marangal at malinis na paraan. Yun ang gusto kong maipaabot ko sa aking mga anak at lalo na yung mga kabataan, yung nasa serbisyo, sa ibang larangan ng serbisyo, tayo ay maging tapat, honest, acquire all things through honesty, diligence, and hard work. Because once you acquire them, you will be fulfilled at the end of the day. So let us not only up to lip service, but we will do. Doing is not easy. But the moment you do it, even though it is difficult, you will reap the benefit after have suffered for a while. So, maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig. Ako ay salamat din kay pamangkin kong si Richie Dandan na kasama sa asawa niya na tumutulong sa akin upang maiparating ko itong mensahe ko sa pagbiriwang ko sa aking ika-anim na pong karawan. At ito ang unang araw na ako ay matatawag na senior citizen. Maraming salamat at pagpalain kayo ng Diyos. So yun guys, sana sa mga kabataan dyan na nakapanood ng video ito, sana makapulutan nyo ng aral na talagang masarap makuha ang ating gusto sa ating buhay kung ito ay nakuha natin sa malinis na paraan. So ngayon guys, we're heading to... Saan ngayon, Mang? Fabia. Yon, sa Campavia kami pupunta next. So, sa mga Liga Manila dyan at ibang lugar, so this is your chance na makasama sa amin dito sa Bukidnon. Kaya, let's go!